At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Dahil sa sama ng loob, nasampal ni Emma si Joel. Sinubukang magpaliwanag ng binata, pero hindi siya pinakinggan. Tuwang-tuwa naman si Lydia at Jonas sa nangyari. Dahil ayaw umano ni Lydia na si Joel ang magiging kasintahan ng kaibigan. At si Jonas ang gusto. Subalit, bigo ang dalawa. Sapagkat nakita nilang nagkakaigihan na sina Joel at Emma. Masayang-masaya ang bagong magkasintahan. Animoy sila na ang pinakamaligayang nilalang sa ibabaw ng lupa. Samantala, nagpaalam na si Joel sa ina na babalik na sa trabaho. At natuwa naman ang ina. Sinabi ni Joel na sa pagbabalik niya ay mamamanhikan na sila sapagkat hindi tumitigil si Jonas sa pangungulit kay Emma. Isang umaga nang tawagin na ng ina si Emma para sumabay sa kanilang kumain ay... Ah, Duarding, kain na tayo. Ah, oh, si Emma. Bakit wala siya? Natutulog ba yata? Magisingin mo na para sabay-sabay na tayo. Oh, sige, sandali lang. Napuyat yata gabi ang batang ito eh. Ay, nako. Emma, lumbas ka na at kain na tayo. Ah, ha, Emma? Emma! Duardeng! Galing ka dito! Ang anak natin, Duardeng! Ay, bakit? Anong nangyayari dito? Ayan, tingnan mo ang anak natin. Ha? Parang nakadilat ang mga mata na natutulog. Ha? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Bakit? Nangingitim ang mukha. Anong nangyayari sa kanya? Nagisingin natin. Emma, anak. Anong nangyayari sa'yo? Emma! Parang hindi tayo naririnig. Diyos Emma! Dalhin natin siya sa albularyo. Anong albularyo? Sa ospital na. Malala ang kalagayan ng ating anak. Oh, sige. Isugod natin siya sa ospital. Ah, mga kapitbahay! Tulungan niyo kami. Isugod natin sa ospital si Emma. Tulong! Dali lang, nandiyan na. Sino kaya itong ubagang umagay kumakatok? Oh, ano bang? Ah, Lydia? Ikaw pala. Oh, anong balita? Naku, Jonas. Si Emma, isinugod sa ospital. Ha? Ganun ba? Jonas, halika. Dalawin natin ang kaibigan ko. Pagkakataon mo na ito. Wala si Joel. Kung makikita niyang ikaw ang unang dadalaw sa kanya, baka magbago ang isipan at makikipagkalas siya kay Joel. Halika na! Mamaya na lang ako dadalaw sa kanya, Lydia. Ano ka ba? Halika na sabi. Dalawin natin siya. Ang kulit mo naman eh. Sinabi lang mamaya na. Sige lang, malis ka na. Inaantok pa ako eh. Ang sungit naman ng lalaking ito. Bahala ka. Pagkakataon mo na sana.
Tatanggihan mo pa? Sige na, umalis ka na. Matutulog pa ako. Ano? Aba, pinagsaraan pa ako ng pintuan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Dati, ang bilis niyang kumilos kapag sinabi kong dadalawin namin si Emma. Ano kayang nangyari sa kun na ito, Jonas na ito? Ano kaya? Bahala ka na nga sa buhay mo! Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Ang lakas ng tibok ng puso ko. May sakit na yata ako. Kailangan magkapagpatingin ako sa doktor. Sir Joel, tawag sa telepono para sa'yo. Pakiangat na lang dyan sa receiver. Thank you. Sino kaya itong tumatawag sa akin? Hello? Joel, iho. May sasabihin sana ako sa'yo. Huwag ka sanang mabibigla. Mami, bakit ka napatawag? Ano ba yun? Iho, si Emma, isinugod sa ospital. At sabi ng mga magulang niya, ay may malalaraw itong sakit. Ha? Anong sakit niya, Mami? Ano? Mabuti pa. Umuwi ka sandali para malaman mo ang tunay niyang karamdaman. Opo, Mami. Sige po. Magpapaalam na ako sa boss ko. Uuwi ako ngayon din. Emma, anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Inay, mahina. Mahina po ako. Anong sabi ng doktor na sakit ko, inay? Anak, balakasin mo sana ang lupo. Bakit, inay? Ano bang sabi ng doktor? Anak, Juan, hindi ko muna sasabihin sa kanya ang sinabi ng doktor, nasakit niya, pagkapanghinaan siya ng loob. Ano sabi ng doktor na sakit ko? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Kwan, anak, sabi ng doktor, ordinaryong sakit lang daw yan. Niresetahan ka ng gamot. Bumibili na ang itay mo. Mamaya, lalakas ka na. Ganun ba? Gusto ko na umuwi sa bahay. Inip na po ako dito. Oo, anak. Hindi tayo magtatagal dito. Baka isang linggo ilalabas ka na, Nabi. Ano? Isang linggo pa tayo dito? Ang tagal. Akala ko, ordinaryong sakit lang ito, inay. Ha? Oo. Pero kailangan daw na magamot ka. Gagamutin kinilang maigi. Kaya magpalakas ka, anak. Magpalakas ka. Inay, bakit kayo umiiyak? Wala. Naaawa kasi ako sa'yo. Kaya ako naiyak. Kaya magpagaling ka na para magkauwi na tayo sa bahay. Nandito na ako sa loob ng kumpon namin. Sana nasa mabuting kalagayan na si Emma. Mahal na mahal ko siya. Kapag may masamang mangyari sa kanya, malulungkot ako. Ano kaya ang sakit niya? Bakit sabi ni Mami, malubha raw?
Nandito na pala ako sa pinto ng bahay. Oh. Ah, Joel, iho. Hindi ko na malayan ang pagdating mo. Akala ko ay bukas ka pa makakauwi. Mami, ginawan ko ng paraan para makauwi ako kaagad. Gustong-gusto ko nang makita ang lagay ni Emma. Ang mabuti pa eh, magpahinga ka muna at ipaghahanda kita ng makakain. Huwag na, Mami. Siya nga pala, Mami, saang ospital dinala si Emma? Sa ospital ng San Matias siya dinala, iho. Kumusta na ang lagay niya? Ano raw ang sakit niya? Hindi ko rin alam, iho. Pero palagay ko eh, malubha. Dahil iyak nang iyak ang nanay niya. Yung tatay naman niya eh, hindi mapakali. Sige po, Mami. Pupuntahan ko siya kaagad sa ospital. Titignan ko ang kalagayan niya. Sige, iho. Sasama na lang ako sa iyo. Baka kailangan nila ang tulong pinansyal. Sige po, Mami. Tayo na. Gusto kong makita ang kalagayan ng kasintahan ko. Naman. At dumalaw ka dito, Joel. Naawa na ako sa anak ko. Aling Spring, ano bang sinabi ng doktor na sakit ni Emma? Halika. Doon tayo sa bandarun. Kailangan malaman mo ang sinabi sa akin ng doktor na sakit ng anak ko. Halika, Joel. Aling Spring, ano raw ang sakit ni Emma? Joel, hindi ko alam kung matatanggap mo pang anak ko. Kung malalaman mo ang sakit niya. Ha? Bakit po? Ano bang sakit niya? Sabihin niyo na kaagad sa akin. Joel, sabi ng doktor sa akin, may cancer sa baga si Emma. Ano? Diyos ko. Bakit siya nagkasakit ng ganyan? Bakit po? Sakit ng naninigarilyo yan at mga matatanda. Paano siya nagkaroon ng cancer sa baga? Paano? Hindi nga namin alam eh. At stage 4 na pala ang cancer niya. Kaya sabi ng doktor, milagro lang daw ang tsansa niyang madugtungan pa ang buhay niya. Hindi totoo ito. Hindi. Diyos ko. Hindi ko matatanggap na mawala na sa akin ang mahal ko. Huwag naman po sana. Pagalingin niyo po siya. Maawa po kayo sa kanya. Diyos ko. Joel, ang daming inireseta ng doktor niya. Pero wala kami sapat na pera. Wala rin kami magagawang mag-asawa. Dahil sa pagsasaka lang kami umaasa. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong din po kami ng mami ko. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng inireseta ng doktor na gamot. At kami na ang bahala ni Mami. Ha, parang nakakaya naman sa inyo. Pati tuloy kayo eh, naaabala namin. Mahal na mahal ko po si Emma Aling Spring. Kaya gagawin ko ang lahat para madugtungan pa ang buhay niya. Maraming maraming salamat sa iyo, Joel. Dahil... Walang anuman po, Aling Spring. Dahil gagawin ko ang lahat para mabuhay pa si Emma. Ano ka ba naman, Jonas? Akala ko ba eh, patay na patay ka kay Emma. Bakit hindi mo man lang siya dalawin sa ospital? Wala na akong pakialam sa kanya. Nasasaktan lang ako kapag nakikita ko siya. Dalawin man lang eh. Malay mo, baka mabaling ang pagtingin niya sa'yo. Kung dadalaw ako tapos, nagpunta na si Joel.
Tapos makikita kong nagyaya ka pa sila. Sa palagay mo, ha? Hindi ako masasaktan, ha, Lydia? Ito namang lalaking ito, oo. Negatibong mag-isip. Basta. Ayoko nang masaktan. Kung maaari lang eh, sana mamatay na siya. Ha? Jonas! Galit ako sa kanilang dalawa, Lydia. Galit na galit. Bahala ka nga sa buhay mo. Magkaalis na nga dito. Biglang nag-ibang galing ng lalaking ito. Tati-rati, kung may sasabihin ako sa kanya, susunod siya. Pero ngayon, nag-iba na. At parang nanlilisik ang mga mata. Kapag sabihin kong dalawin namin si Emma sa ospital. Kung ayaw niya, di huwag. Pupunta akong mag-isa sa ospital. Dadalawin ko ang kaibigan ko. Mami, anong sinabi ng doktor sa inyo? Joel, iho, malala na talaga ang sakit ni Emma. Tanging milagro lang daw ang pwedeng makapagpapagaling sa kanya. Palimos po, maawa po kayo sa matandang may malalang sakit. Mami, may pulubi. Humihingi ng limos. Sandali lang ha. Eto, pagpasensyahan mo na to. Eh, may pinagkakagastahan din kasi kami. Opo, malala na po ang sakit ng pasyente namin. Anak ko, hindi po kayang gamutin ng doktor ang sakit niya. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi siya kayang magamot ng doktor. Pero kung gusto ninyo, matutulungan ko kayo. Ha? Papaano? Sabihin mo sa amin kung papaano. Subukan niyong ipatingin sa albularyo. Dahil sa tingin ko nakulam ang pasyente ninyo. Ano? Nakulang. Atay ka, may kilala ka bang albularyo? Meron. Kaya lang malalo yun. Doon pa sa 13 bundok. At hindi ka basta-basta makakarating doon. Dahil maraming pagsubok na maradaanan. Sige, kahit ilan ang pagsubok yan, susuungin ko para sa mahal ko. Nandito na pala tayo sa bahay. Oo, buti na lang. At pinayagan ka ng makalabas, anak. Dito ka na lang daw magpapagaling sa bahay. Pero, bakit parang hindi pa ako lumalakas? Mahinang-mahina pa rin ang katawan ko, inay. Siyempre, kalalabas mo lang ng ospital. Kaya mahina pa ang katawan mo. Kumain ka na kumain. Para madaling bumalik ang dating lakas mo. Inay, si Joel po, nasaan siya? Umalis silang mag-ina. At hindi ko naman sila natanong kung saan sila pupunta. Ganun ba? Sige po, inay. Matutulog ako. Dahil parang pagod ako. Oh, sige anak. Magpahinga ka lang at iiwan kita sandali
Dahil magluluto ako ng makakain natin, ha? Sige po, inay. Oh, Diyos ko. Bakit ganitong naging sakit ng anak ko? Bakit? Ako na lang sana ang nagkasakit ng ganoon. Hindi ang anak ko. Sa Purobe ay nandun daw ang manggagamot. Sasabihin ko lang daw ang pangalan at araw ng kapanganakan ni Emma. Ay alam na niya kung anong sakit niya. Oh, ano kaya ang pagsubok na sinasabi niya? Wala pa rin anak. Ah, teka, anong nararamdaman kong parang nasa likod ko? Makalingad na. Ano yun? Diyos ko! May napakalaking buhay at anim ang ulo. Sasagpangin ako! Ah! Ano kaya ang mangyayari kay Joel? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.